Inilunsad ng mga master guides at pathfinders sa Cavite ang SAD-free o Smoking, Alcoholism, and Drugs-free campaign na idinao sa Tansan National High School. Doon ay katuwang ang Adventist Community Services ng paaralan sa pagsusulong ng adhikaing makaiwas ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, sa masamang naidudulot ng bisyong sigarilyo, alak at droga. Si Samuel Fuentes para sa balitang May Pag-asa. Ang komunidad ng mga Adventista ay naglingkod sa mga mag-aaral ng Tanza Comprehensive National High School sa pamamagitan ng mga master guides at pathfinders mula sa iba't ibang clubs dito sa Tanza, Cavite. Ito ay upang isulong ang kahalagahan ng pag-iwas sa ilegal na droga, sigarilyo at alak. Kabilang sa mga naging pangunahing tagapaglektura ay sila Dr. Chrysler Acosta at ang Health Director ng North Philippine Union Conference na si Dr. Jade Hintay. Ang number one na nais nating ipahatid na mensahe sa mga estudyante dito kasi ito yung pangatlong pinakamalaking paaralan sa buong Cavite. Meron silang kulang-kulang na 15,000 no, na estudyante, napakarami. Number one, ang SAD-free ay taon-taon ginagawa dito. Sukay tayo dito para magbigay ng mga mensahe. Una, ito ay makatutulong hindi lang sa kanilang pangkalusugan, kundi sa kanilang personal na buhay na pagdating ng araw ay makikita nila ang napakalaking advantages kung ikaw ay hindi nag-smoke, kung hindi ka gumagamit ng mga drug substance, gandi ng mga pag-inom ng mga alak. At sa dami ng aming pagpunta rito sa lugar ng Tansa Comprehensive High School, ay nakita namin na malimit nila tayo ang talagang kinukuha nila. Kasi sa totoo lang, qualified tayo. No, yun ang ano natin. So ang mga bata talagang nag-enjoy silang hindi lang makinig. At kasama dito siyempre ang mga poster making contest para lalong ma-immerse sila sa ano bang benepisyo mayroon kapag hindi ka nag-i-smoke, hindi ka gumagamit ng drugs, at hindi ka rin umiinom ng alak. Ngayon, sa nakikita ko ay malaki itong tulong para sa paaralan ito at maging bukang bibig ito hindi lang sa Tansa Comprehensive High School, kundi sa buong Cavite and beyond. Bata pa lang, yun na talaga yung pinaka effective na parang stage kung saan tayo pwedeng pumasok, di ba? Kasi paminsan ako yan, as a clinician, mahirap na rin pigilan talaga or pagsabihan ng mga patient na matatanda na. Kaya doon pa lang sa mahuhubog mo na sila, matetrain mo na sila na to avoid such substances, doon na dapat sinisimulan yun sa bata. Tulad nung sa atin sa church, di ba? Or sa ano, school. Sinisimulan talaga ang disiplina pag tayo ay bata pa. Ito ay hindi lamang yung unang pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa paaralang ito. At ang naging kadahilanan ay dahil sa ating advokasya na ating palaganapin ang ating prinsipyo na may kinalaman sa kalusugan. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa mahal niya tayo, gusto ng ating Panginoong Diyos na maunawaan ang bawat isa na hindi lang siya concerned sa financial na bagay ng sa bawat isa sa atin, kundi sa atin din namang kalusugan, sa atin din namang pamilya. Mula rito sa Tansa, Cavite, hatid ang balitang May Pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News.